ay Panginoon. Ah, lahat tayo, lahat tayo. Wow. Ang sarap, no? Okay. Ang sabi ng James 2 verse 19 and 20, sinasabi doon, you believe that there's one God. Good. Even the demons believe that and shudder. Sabi niya, you believe that there's one God. Good. Even the demons believe that and shudder. So, kung titignan mabuti, kung naniniwala tayo na may Panginoon, ang alalahan natin, ang devil, naniniwala din siya na may Panginoon. At nanginginig pa siya. Nanginginig pa siya. Eh tayo, naniniwala tayo na may Panginoon, pero hindi tayo nanginginig. Magawa pa natin ang kasalanan eh. O, diba? Ganun, o. Ang pinaka-point dito, yung Matthew 7 verse 21, 22, and 23, sinasabi doon, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Sa pag-ikot ni Senador Manny Pacquiao sa Batangas, muli siya nagbabala sakaling makabalik ang isang Marcos sa Malacanang. Sabi naman ng katandem niyang si Lito Atienza, magkakaroon ng national crisis kung manalo si dating Senador Bongbong Marcos. Yan ang sanipwersang tinutukan ni JP Soriano at Andrew Bernardo ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hinarap ni Senador Manny Pacquiao ang mahigit 500 leader ng mga simbahan mula sa iba't ibang lugar sa Batangas. Inilatag ni Pacquiao ang ilan sa plataporma gaya ng trabaho, pagpapalakas ng investor, pagsugpo sa korupsyon at lideratong pinangungunahan ng Diyos. Muli siyang nagbabala sakaling makabalik daw ang isang Marcos sa Malacanang. Basta sinasabi ko sa taong bayan na tandaan ninyo ang pagsisisi lagi nasa huli. Walang pagsisisi na nanauna. Yan po ang sinasabi ko lang sa inyo. At the end of the day, kayo ang pipili, taong bayan. At nasa inyo mga kamay ang kinabukasan natin, ang kinabukasan ng ating bansa. Nag-courtesy call din si Pacquiao sa mga lokal na opisyal sa Nasugbu at nagsagawa ng community forum sa bayan ng Calaca. Sabi ni Deputy Speaker Lito Atienza, isang national crisis daw ang mangyayari sa Pilipinas kung manalo si dating Senador Bongbong Marcos. Hindi raw dahil anak siya ni dating Pangulong Marcos, kundi dahil hindi raw nito kinikilala ang mga nangyari sa ating kasaysayan. Kung ayaw mo ipaliwanag sarili mo, you are planning to commit the same sin. Commit to us. Hindi ko gagawin lahat ng mga ginawang masama ng administrasyon ng tatay ko. Dagdag ni Atienza, napatawad na niya ang nangyari noong martial law at pumabor pa siya sa paglilibing ng yumaong pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero hindi raw dapat kalimutan ang kasiraang idinulot ng martial law. Hinihinga namin ng reaksyon si Marcos. Sabi rin ni Atienza, humingi na siya ng paumanhin kay Senator Ping Lacson sa paghiling ditong umatras na sa eleksyon para maisulong ang tambalang Pacquiao at Soto para lumaban sa tambalang Marcos Duterte. Dagdag niya, aabutin pa ng ilang linggo bago siya makasama sa kampanya dahil sobrang sakit pa rin ang inoperahang tuhod. JP Soriano, Andrew Bernardo, Nakatutok 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.